Nagsisimula ang pelikula kay Roy Miller, habang naglalakad siya sa Wichita Airport at napansin niyang naantala ang isang flight papuntang Boston. Isang babaeng nagngangalang June Havens na may mabigat na bitbit na bag ay nag-check-in at nagtanong kung makakasakay siya sa mas maagang flight. Si Roy, isang lalaking tumitingin kay June, ay hindi sinasadyang nabangga siya ng ilang beses sa panahon ng pagsusuri ng gamit. Si June, na isang bihasang mekaniko na nag-aayos ng mga vintage na kotse, ay nagpapakita sa security agent ng mga espesyal na gamit sa kanyang bag. Ang mga gamit na ito ay para sa regalo sa kasal ng kanyang kapatid na babae. Ito ay isang 66 Pontiac GTO na inaayos niya. Bagamat may kumpirmadong reserbasyon si June, sinabihan siya ng babae na overbooked na ang flight. Nagawa ni Roy na makasakay sa flight, at tahimik na sinabi sa kanya na kung minsan ay nangyayari ang mga bagay para sa isang dahilan. Lingid sa kanyang kaalaman, isang CIA special agent na nagngangalang Fitzgerald ang nagbabantay kay Roy, at nakikipag-usap sa kanyang boss tungkol sa isang bagay na tinatawag na The Zephyr. Napansin ni Fitzgerald ang mga pakikipag-ugnayan ni Roy kay June sa pamamagitan ng mga kamera ng seguridad sa paliparan, at naging interesado siya tungkol sa kanya. Iminumungkahin ang kanyang kasosyo na magpadala ng mga ahente sa lugar upang kunin si June sa Wichita, ngunit ibang plano ang iniisip ni Fitzgerald. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ng gate attendant kay June na may available na upuan para sa kanya, at makakasakay na siya sa flight. Galit si Roy, dahil alam niyang si Fitzgerald ang nasa likod nitong bigla ang pagbabago ng mga plano. Sa biyahe, napansin ni June na kakaunti lang ang ibang tao na nakasakay. Nagre-relax siya sa isang upuan, at ibinahagi ang kanyang pangarap na himukin ang naibalik na GTO sa Cape Horn kasama si Roy. Samantala, pinagmamasdan ni Roy ang iba pang mga pasahero. Malungkot niyang sinabi na ang balang araw ay madalas na nangangahulugang hindi kailanman. Si June ay nabighani sa kanya, at pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan ay naging sanhi ng pagbuhos ng kanyang inumin sa kanyang kamiseta, kaya siya ay nagtungo sa banyo. Sa kanyang pagkawala, isang biglaang pag-atake ang naganap, at ang natitirang mga pasahero at tripulante ay umatake kay Roy, na dinaigang lahat, kabilang ang mga flight attendant at piloto. Hinihiling ng isa sa mga piloto na malaman ang kinaroroonan ng The Zephyr, bago sumali sa pag-atake laban kay Roy. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Roy kung bakit inayos ni Fitzgerald ang flight ni June sa eroplano. Lumabas si June sa banyo, at naabutan si Roy na may hawak na dalawang inumin. Hinahalikan niya ito, ngunit mahinahon niyang ibinunyag na lahat ng nasa eroplano ay patay na. Sa una, inaakala ni June na nagbiro lang siya, ngunit habang ang eroplano ay umaalog, nakita niya ang mga walang buhay na katawan na nalaglag sa kanilang mga upuan at natapon sa pasilyo. Nagawa ni Roy na mailapag ang eroplano sa highway, ngunit napunta ito sa cornfield. Pinainom niya si June, ngunit napagtanto niyang gamot ang ininom niya. Binalaan niya siya na ang masamang tao ay darating at hahanapin siya, kailangan niyang magpanggap na hindi niya kilala si Roy, at iwasang sumakay sa mga sasakyan kasama nila. Dapat siyang maging maingat kung makarinig siya ng mga salitang tulad ng safe, stabilize, at secure ng paulit-ulit. Ito ay isang senyales na maaaring nilayo nilang saktan siya o kidnapin kung saan walang makakahanap sa kanya. Sumabog ang eroplano, at nawala ng malay si June. Paggising niya sa bahay, nakakita siya ng tubig, aspirin, malinis na kamiseta, at almusal na naghihintay sa kanya. Ang mga sulat na isinulat mula kay Roy ay nagpapaalala sa kanya na huwag siyang kilalanin. Habang nagmamadali siyang maghanda para sa kasal ng kanyang kapatid, hindi niya namaalaya na binabantayan siya. Siya ay may isang mahirap na araw sa pagsubok ng pagpili ng damit para sa kasal ng kanyang kapatid na babae na si April. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa GTO na kotse ng kanilang ama, at nagulat si June nang malaman niyang gustong ibenta ito ni April. Habang nasa loob, niloko ng isang lalaki si June na umalis na sinasabing binibigyan ng tiket ng pulis ang kanyang truck. Gayunpaman, sinalubong siya ni Fitzgerald at ng kanyang mga ahente, na pilit siyang pinapasok sa isa sa kanilang mga sasakyan. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi na kilala niya si Roy, ipinakita ni Fitzgerald ang footage ng seguridad sa paliparan na nagpapakita na si Roy ay nakabangga sa kanya at nakikipag-usap sa kanya sa airport. Nagbibigay din siya ng ebidensya na kasama niya si Roy sa flight. Nang iginiit niyang hindi nila pinag-uusapan ang anumang mga ahente ng FBI, inilabas ni Fitzgerald ang pangalang Simon Feck, na hindi pa niya narinig.
Ginagamit niya ang mismong mga salitang sinabi ni Roy kay June. Dinadala siya sa isang ligtas na lugar hanggang sa makita nila si Roy sa isang lugar na ligtas. Biglang lumitaw si Roy, at sa isang matinding labanan na naganap sa kalsada at isang mabilis na paghabol sa kotse, iniligtas niya si June. Siya ay nasa estado ng pagkalito at takot, habang si Roy ay humarap sa isang labanan. Nagawa niyang makatakas, sumakay ng bus, at tumungo sa istasyon ng bumbero kung saan nagtatrabaho bilang bumbero ang kanyang dating kasintahang si Rodney. Ibinahagi niya ang kanyang kwento kay Rodney, na sa palagay niya ay na-stress lang siya sa nalalapit na kasal, at dinadala siya para kumain ng pie. Habang nag-uusap sila, dumating si Roy at kinidnap siya. Pinusesan niya ito at binaril si Rodney sa hita, isang hindi nakamamatay na sugat, na nagpapaliwanag na gagawin siyang bayani at tutulungan siyang makakuha ng promosyon. Ibinunyag ni Roy na ang mga security camera sa pie shop ay nag-record ng footage na nagmumukhang si June ay kanyang kinidnap na dapat niyang linisin ang kanyang pangalan sa lokal na pulisya. Sinabi rin niya sa kanya na sinubukan niyang bigyan ng babala na huwag sumakay sa eroplano. Galit na sumagot si June, na nagsasabing mas ligtas siya sa mga ahente kaysa kay Roy ngayon. Gayunpaman, dinala niya siya sa isang garahe, tinanggalan siya ng posas, at sinabihan siyang umalis. Sinabi niya na ang kanyang pag-asa sa buhay ay mas maikli kung wala siya. Ngunit dapat niyang tiyakin ang kaligtasan ng isang taong higit na nagtitiwala sa kanya kaysa sa kanya. Siya ay may pagbabago ng puso, at sumang-ayon na sumama sa kanya upang kunin si Simon Feck, isang inventor na lumikha ng Zephyr, isang panghabang buhay na baterya ng enerhiya. Ipinaliwanag ni Roy na binabantayan niya si Feck, at nalaman na si Fitzgerald, ang ahente na kumuha sa kanya, ay nagplanong patayin si Feck, nakawin ang Zephyr, at pagbintangan si Roy bilang isang traidor na agent. Dumating sila sa safe house ni Roy sa New York City, ngunit nawawala si Feck. Nag-iwan siya ng nakatagong mensahe sa mga math equation, na nagpapakitang matatagpuan siya sa isang tren sa Austria, siya ay nasa Alps. Si Antonio Quintana, isang Espanyol na nagbebenta ng armas, ay nagpadala ng mga tao upang tambangan sila. Pinainom muli ni Roy si June ng gamot, at siya ay nawala ng malay sa kanilang pagtakas mula sa mga tauhan ni Antonio. Dinala siya ni Roy sa isang tahimik na isla sa Azores na tinawag niyang tahanan. Galit na galit, iniwan siya nito upang galugarin ang isla, at natuklasan ng isang mensahe sa kanyang telepono, na nagpapakita ng alerto sa paggalaw, at isang satellite na nag-zoom in sa isang address sa Boston, kasama ang isang lalaking naglilinis ng 67 Grand Prix. Habang pinag-aaralan ito, tumatawag ang kapatid niya. Ang pagsagot ng tawag ay humantong sa grupo ni Antonio na malaman kung nasaan sila. Bumalik si John kay Roy, nakangiti sa una, ngunit pagkatapos ay tinangka niya itong suntukin. Iniiwasan niya ang kanyang mga suntok at ipinakita sa kanya ang isang hakbang sa pagtatanggol sa sarili. Natapos silang mapaglarong nakikipagbuno sa buhangin, parehong nagtatawanan. Gayunpaman, ang kanilang pagtawa ay naputol ng pagdating ng isang remote drone na ipinadala ni Antonio upang patayin sila. Narating nila ang helicopter ni Roy, ngunit natatakot siyang sumakay, at ayaw na niyang uminom muli ng gamot. Kaya, gumamit siya ng Vulcan neck pinch para dahan-dahan na patulugin siya, at ihatid siya sa isang tren na patungo sa Alps. Nagising si June na mag-isa, at nakakita ng mensahe mula kay Roy. Pumunta siya sa dining room para mag-almusal, kung saan nakatagpo niya ang isang lalaking nagngangalang Bernhard na iniisip na siya si Simon Feck. Nakipag-usap siya sa kanya, na binanggit na kaibigan siya ni Roy. Nang matuklasan niya ang mensahe ni Roy sa kanyang sapatos, na pagtanto niyang si Feck ay kasama ni Roy, at si Bernhard ay ibang tao. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina ng tren, kung saan siya ay hinabol ni Bernhard, at sinubukan siyang saktan. Sakto namang dumating sina Roy at Feck, at nakipag-away si Roy kay Bernhard. Sinubukan ni June na tumulong sa pamamagitan ng paghampas kay Bernhard ngunit nahawakan siya nito. Gamit ang hakbang na natutunan niya kay Roy, nagawa niyang makalaya, na naging dahilan upang matamaan si Bernhard sa sarili niyang kutsilyo. Pagkatapos ay nahulog siya sa isang bintana, at natamaan siya sa paparating na tren. Sa susunod na istasyon, pinangunahan ni Fitzgerald ang isang pagsisiyasat ngunit sina Roy, June at Feck ay wala kahit saan. Sa kotse na sinakyan nila, tumingin si Fitzgerald sa bintana, at napansin ang isang pabilog na marka na naiwan. Sa pagsilip dito, nakita niya si Roy sa labas, nakatitig sa kanya, bago nawala sa karamihan. Inayos ni Roy na manatili sina June at Feck sa isang hotel sa Salzburg.
tumungo siya sa isang pulong kasama ang isang misteryosong babae na nagngangalang Naomi. Si Jun, na mausisa, ay sumunod sa kanya, at narinig siyang gumawa ng deal na ibenta ang Zephyr kay Antonio. Kinuha ng CIA si Jun, at nakipagpulong siya kay Isabel George, ang direktor ng counterintelligence. Ipinakita ni George ang kanyang pinabagal na footage mula sa mga kamera ng Wichita Airport, na nagmumungkahi na ginamit siya ni Roy bilang isang bagay, upang ipuslit ang Zephyr sa pamamagitan ng seguridad sa paliparan. Itinago ito gamit ang malalaking bahagi ng metal sa kotse ng kanyang ama. Kinumpirma ni George na si Roy ay isang traidor na ahente, at binibigyan niya si June ng panulat, bilang hudyat sa kanila kapag kasama niya si Roy at ang Zephyr. Nang bumalik si Roy sa hotel at ipinakita ang Zephyr, na ngayon ay sobrang init, ginamit ni June ang panulat upang alertuhan ang mga ahente. Napansin niya at nagpaalam ito sa kanya ng isang sentimental na pamamaalam bago tumakas sa rooftop. Pagkatapos ng habulan, binaril si Roy, at nahulog siya sa isang ilog. Napagtanto ni Fitzgerald na nawawala ang Zephyr. Tiniyak ni Director George kay June na makikita nila ang katawan ni Roy dahil hawak niya ang Zephyr. Nakauwi na siya sa oras para makadalo sa kasal ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, si Fitzgerald at ang kanyang kasama ay nagmamaneho sa Germany kasama si Feck, ngunit sila ay patungo sa maling direksyon. Walang awa na pinatay ni Fitzgerald ang kanyang kasama, at nakipag-ugnayan kay Antonio, inaayos na makipagkita sa kanya sa Spain sa loob ng 2 araw kasama si Feck. Pagkatapos ng kasal, si June ay nasa garahe niya, nalungkot dahil gustong ibenta ni April ang GTO. Habang nagtatrabaho doon, may naririnig siyang kanta sa radyo na ginamit ni Roy bilang ringtone niya. Naalala niya ang isang address mula sa kanyang telepono, at napagtantong isang oras na lang ang layo. Naniniwala siyang maaaring sa safe house ang pupuntahan ni Roy. Sa kanyang pagpunta roon, napansin niyang sinusundan siya, at gumamit ng isang panlilin lang na natutunan niya kay Roy upang iwaksi ang mga humahabol sa kanya. Nakarating siya sa bahay, at nakilala sina Molly at Frank na naging mga magulang ni Roy. Natuklasan niya na ang tunay na pangalan ni Roy ay Matthew Knight. Ibinahagi nila na ang kanilang anak, isang dating Army Sergeant at Eagle Scout, ay pinaniniwalaang namatay sa isang helicopter crash sa Kuwait. Sina Frank at Molly, na hindi kapanipaniwala na mayaman, ay iniuugnay ang kanilang kapalaran sa mga nanalo sa mga lottery at sweepstakes na hindi nila maalala kung paano sila yumaman. Iniwan ni June ang mag-asawa at nakipag-ugnayan sa kanyang voicemail, alam niyang nahak ang kanyang telepono. Ipinaalam niya sa voicemail na nasa kanya ang Zephyr, at gusto niyang makipag-deal. Gayunpaman, nahuli siya ng mga tauhan ni Antonio, at dinala siya pabalik sa Seville, Spain kung saan tinurukan siya ng droga na pinangalan ng Truth Serum. Nalaman ni Antonio na mayroon siyang peking Zephyr, at ipinaliwanag ni June na gusto siya ni Roy na sundan siya, inakay ang mga ahente palayo, upang marating din niya ang oras sa kasal ng kanyang kapatid, at hindi niya alam kung nasaan ang totoong Zephyr. Nabigo, iniutos ni Antonio sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Si Fitzgerald, na kinidnap si Feck, ay dumating sa compound ni Antonio upang makipag-deal. Dumating din si Roy, na sinusubaybayan si Feck gamit ang kanyang telepono. Iniligtas nila si June, at hinabol sina Fitzgerald at Feck sakay ng isang motorsiklo, iniiwasan ang mga tauhan ni Antonio sa panahon ng Running of the Bulls Festival. Sa gitna ng pagtugis, ang pagtatangka ni Antonio na barilin si Roy ay nagresulta sa kanyang sasakyan na nabaligtad, at natapakan ng mga toro. Hinarap ni Roy si Fitzgerald sa isang pantalan, ipinagpalit ang Zephyr para kay Feck, na nagsusumamo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, binaril pa rin ni Fitzgerald si Feck, at nasaksihan ni June ang insidente, habang si Fitzgerald ay nakatakas sakay ng isang eroplano kasama ang sobrang init na Zephyr. Pagkatapos ipaliwanag ni Feck na ito ay hindi matatag, ang baterya ay sumabog na pinapatay si Fitzgerald. Napagtanto ni June na hinaharangan ni Roy ang putok ng baril para iligtas si Feck at ipinadala si Feck para humingi ng tulong. Nagising si Roy sa isang ospital sa Washington DC at nakatanggap ng paghingi ng tawad mula kay Director George na nagpahayag na siya ay nalinlang ni Fitzgerald, ang tunay na traidor na agent sa ahensya. Nagtanong siya tungkol kay June, at nalaman na nakauwi na siya at naka-move on na. Ipinaliwanag ng direktor na ililipat nila siya sa isang ligtas na pasilidad para sa kanyang kaligtasan, na naririnig ang mga salita na sinasabi niya kay June. Gayunpaman, sa kanilang pag-alis, pumasok ang isang nurse upang magbigay ng gamot kay Roy, na napagtanto na siya ay nilagyan ng bawal na gamot.
Nakita niya na ang nurse ay si June. Maingat niyang tinulungan si Roy na makatakas mula sa ospital, at nagmaneho sila gamit ang isang 66 GTO. Nagkamalay si Roy sa passenger seat ng kotse, sa isang Mexican beach, kasama si June na bumalik mula sa isang beachside shop. Pagkatapos magtanong tungkol sa araw, hinalikan niya ito, at sinabing balang araw. Ipinaalam niya sa kanya na papunta sila sa Cape Horn, at ngumiti siya. Nagmamaneho sila, naglalakbay sa isang kalsada sa baybayin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ang The Knights ng dalawang tiket sa Cape Horn. Naniniwala si Molly na nagkamali ang kanyang asawa sa pag-order nito, ngunit iginiit na nanalo sila ng mga tiket, at nakumbinsi si Frank na pumunta. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo, salamat sa inyong panonood.